Now, anyan the chicken create ni Apo Diyos on the first day? Excuse me, no. Silog. Silog. On the first day, God created the light and He separated the light from the darkness and He called the light na araw. And the darkness, He called is gabi. Kaya adal daw kin gabi. Adal daw kin rabi'i. Iso dahil niya tiga po nang adal daw kin rabi'i. Kinreate na ti light, medyo haan niya nasaya at nga puro al daw. Iso nga pinag-separate na dahil niya lawag kin sip nga. Iso nga naaday ti al daw kin rabi'i madadawi ti apu. On the second day, God created the sky. God, on the second day, God created the sky. On the third day, God created the dry land, seas, plants, and trees. On the fourth day, God created sun, moon, and stars. On the fifth day, God created the light, dagiti agbibiyag iti bye-bye. On the sixth day, and the fifth day, kinreate ni Apo Diyos, dagiti su amin nga bibiyag iti unag ti danom, ken dagiti su amin nga tumay tayab iti tangatang. On the sixth day, He created animals that live in the land. And finally, He created humans in His image. Kat iti panang palso ni Apo Diyos, kadag iti makikita tayo, kat naiduma iti panang palso ni Apo Diyos iti tao. Tababaan iti nabilag nga sao ni Apo Diyos, kat naadda iti luwag, naadda iti mula, naadda iti bilit, naadda iti animal. Ngam di pa ng parswa na iti tao kat sa bali. Nga manipod iti tao pinurma na di ay nga sinanta tao. Hindi yung pabing kami. No, bang kami agay ayam? No, nagay pitak-pitak. No, sudo ta pitak-pitak. Alaan mo dyan pitak ta pagpagkilan mo nga arami din nga sinan tatao. So, mabalin nga kas dyan iti inaramid ni Apo Diyos. Pinurma na di dyan tapo nga sinan tatao at damata na lapayag na agung na ngiwat na imanakin sa kanagraman iti ulo na. Kat kalpasan nga na purma na di dyan, anya di dyan impuyot ni Apo Diyos iti agung di dyan. Breath of life. The breath of life. Iso nga ti di dyan pinurma na nga tapok nagbalin nga si bibiyag na kararwa. Nagbalin nga si bibiyag nga kararwa. Kalpasan nga impuyot na dayjay angas iti biyag, iti agong dayjay pinormana nga sinanta tao. Kat iti may kapitungal daw anyat inaramid ni Apo Diyos. Naginana. Kalpasan ti panagparswa ni Apo Diyos, iti may kapitungal daw ket naginana. So dahil tati alalangan dagiti dahiti bangir nga relisyon nga isu dai tati may kapito nga isu ti aldaw nga panagdaydayaw da panaggimong data isu kano dai ta iti aldaw nga panaginana ket nalalaen tayo dayay medyo pilosopo na diay which is true nga no panaginana talaga nga aginana ka ngayon kasano nga makainana ka nagdaydayaw ka gini Apo Diyos di ba isu nga but anyway, nagdudumat tayo iti panakaawad. Ngayon kas dyan iti nangalaan da iti doktrina da no apay na Saturday iti panagigimong da. In the New Testament, letter B, in the New Testament, God's power displayed in the Christ's resurrection. In the New Testament, God's power displayed in the Christ's resurrection. That on the first day of the week, ito yun, on the first day of the week, early in the morning, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, went to the place kung saan nila inilibing si Jesus. Kat hindi nga, umas asidid de, dyan lugar nga nakaitan naman ni Apo Jesus, nakita da nga dyan bato nga insurada kahit naligsay, naikat kakabsat. Iso nga dire-diretso da nga simbrek, dyan uneg, kahit hindi makauneg da, dyan nakaipumpunan ni Apo Jesus, nakaitabunan ni Apo Jesus, awanin dyan bagini Apo Jesus. Kat dyan nga mas daw da no apay nga awanan, kat dyan nga nagparang dyan anghel, duwa nga anghel, kat una nakadakwa daw, why do you look for the living among the dead? Apay nga berbero ko niti si Bibiyag, kadagiti ayan tinatay. Yeah. He is not here, he has
reason. Nagungaron ni Apo Jesus. Kaya babaan ni ti panagungar ti Apo kakabsat. And our salvation is the result of God's power. No, awan ti panagungar ni Apo Jesus. Awan ti panakaisalakan kanya tayo. Gamga po iti panakabalin ti Apo, nagungar ni Apo Jesus. Kaya naadan tayo iti biyag. Nga baro nga biyag, biyag nga agnanayon, ket nagunudan tayo iti panakaisalakan madaydayaw iti Apo. Letter C, God's power displayed in His people. Excuse me. Anayon nga kunkuna tayo, nga kanya tayo nga tattao, kanya tayo nga Kristiyano, kut haan nga mai-exam, wano haan nga mai- haan nga mailaksid kadagiti adu nga saksakit kadagiti adu nga rigrigat iti daytoy nga biyag adda dagiti sakit nga saan nga kabailan nga agasan ti doktor adda dagiti sakit na sinusukuan na ng mga doktor kakabsat pero ang Diyos na punong-puno ng kapangyarihan ay wala siyang sinusukuan. Amen? Amen. Ang Diyos natin na punong-puno ng kapangyarihan ay wala siyang sinusukuan, wala siyang hindi kayang pagalingin. Through His power, He can able to heal every kind of diseases. Amen? Amen. So sa panahon min da tayo manghina, ay at mawalan ng pag-asa, sapat ang kanyang kalakasan para sa atin and His grace is sufficient for us. Kaya tayo bilang isang mananampalataya with all our heart, dapat po tayong maniwala at dapat po tayong magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Amen. Walang hindi kayang gawin ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Number three, napartak tayo. Number three nga nature ni Apo Diyos, nga awan ti makapada, His goodness is incomparable. Awan ti asino man nga makapada, iti kinaimbag iti Apo. Iti Psalms 31 verse 19, Oh how great is your goodness which you have laid out for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you in the presence of the Son of man. So God's goodness is displayed in a way of special grace and favor to His own people. Minsan dahil sa iba't ibang pangyayari na nangyayari at nararanasan ng ating mga buhay, makalimutan nating mag-focus sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Sa Psalms chapter 33 verse 5b, the earth is full of the goodness of the Lord. He is the good God that He gives us fullness of joy. John chapter 15 verse 11. He is the good God that gives us peace. In Colossians 3:15, 2 Thessalonians 3:16. And He is the good God to guide us. Psalms 139 verses 9 and 10. And He is the good God to answer all our prayers, Jeremiah 33:3 and Jonah verse 2, chapter 2, verse 2. And He is the good God that delivered us from ungood situation. Amen? Psalms 37, verse 14. So nga tiki na imbag ni Apo Diyos that His goodness is plentiful and He stores it up for us. And His goodness is available to anyone. Tikinaimbag ni Apo Diyos ket available iti tunggal maysa ken. And the final evidence of God's goodness is that He willingly sent His one and only Son to die for you and for me to conquer death so that we might have a path to eternal life. Kastat kinaimbag ni Apo Diyos kakabsat. Kastat kinadakkel ti Diyos nga pagserserbian tayo. Number four, God's faithfulness is incomparable. In Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, through the Lord's
mercies we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. So this verse displayed that God is so faithful to everyone. Even in the darkest time, siya ay laging tapat sa ating mga buhay, despite of who you are and despite of who I am. Laging tapat ang ating Panginoong Diyos. In every single days in our life, how great is the faithfulness of our gracious God. Awante maikumpara ti kinamatalag ni Apo Diyos, iti biyag tayo. Kumusta ti kasasaad mo ken ti kasasaad ko? Matalag ka matlang ba iti panagkarkararag? Matalag ka ba matlang agserserbikil ni Apo Diyos? Matalag ka matlang ba agbasbasa iti sa una? Wano si katimay sa nga mauawagan iti Christian Sunday? Ngayon lang itong Domingo Santo Agokran iti Biblia. Nakaladladingit da chay kakabsat. Ni Apo Diyos kat kan kanayon nga matalag ka dagiti so amin kanya tayo. Kadalasan we are not faithful sa maraming bagay sa ating mga buhay. But our living God is remaining faithful to us sa lahat ng pagkakataon. Awan ti gundaway, awan ti oras, awan ti eldaw, nga saan nga nagmatalok ni Apo Diyos kanya tayo? Saan nga matalok ni Apo Diyos kanya tayo? He is a faithful God to fulfill His promises. He is a faithful God to provide all our needs. He is a faithful God to heal our diseases. And He is a faithful God to guide us. He is a faithful God to protect us. He is a faithful God to cover us from any harm if in this world. Tapat lagi ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, while we are walking still with Him, mas piliin po sana natin mula sa ating mga puso na maging tapat sa kahit anong sitwasyon. Sa panahon ng in times of good and bad, maging paspipiliin po sana natin ang maging tapat sa Panginoong Diyos. Saan lang ito nagsurvey? Ito lang, saan tayo lang ang matalag? Iti pa nakigimong ito no, dati o tinapintas ng sitwasyon. Saan tayo lang ang matalag? Iti pa nakigimong ito no, dagiti blessing ko, kasla danum nga agay ayos iti biag tayo ngam iti tiempo iti kinakirang ken iti tiempo iti kinalablabunan matalek tay kuma nga agserbi ken ni Apo Dios. Medyo pasagida ko man Sister Mary ang tatakas no adda nagingit klaro tang awan ngam no pay kasta may sa kapalagip kanya tayo daytoy kakabsat that in good times and in bad times laging tapat tayo sa ating pananampalataya, laging tapat tayo sa ating paglilingkod, at lagi pong tapat tayo na sundin ang mga utos ng Panginoon. Amen? Amen.